Ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan ang kauna-unahan kong assignment sa ibayong dagat. Sa unang pagkakataon, ginawa ko rin itong mag-isa nang walang cameraman o crew. Umaga ng February 8, dumiretso ang mga reporter sa Villamore Air Base sa Pasay. Kung babiyahe abroad, kailangan personal na i-check-in ang mga bagahe at dumaan sa immigration. Pero dahil espesyal ang biyaheng ito, ang Presidential Communications Office o PCO na ang nag-asikaso nito para sa amin. Naunang pinasakay ang media sa eroplano bago ang mga opisyal. We are now boarding flight VR-001. So in a few hours, we'll be leaving the country together with the President as he travels to Japan. Pagsampa ng Pangulo at ng First Lady, handa na sa pag-take-off ang eroplano. Prioridad kasi sa runway ang eroplanong sinasakyan ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa ngalan po ng Philippine Airlines, isa pong malaking karangalan na aming tinatanggap ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Japan. Maraming mga bakanteng upuan ang ginawang patungan ng gamit ng First Family. Mayat maya rin ang pagdaan ng mga flight attendant na may dalang pagkain at inumin para sa mga pasahero. Isa sa highlight ng aming biyahe ang pagpapaunlak ng Pangulo na makapanayam ng media sa loob ng eroplano. Na kahit medyo may turbulence, ay game pa rin sumagot sa mga tanong. Paglapag sa Haneda Airport sa Japan, isa-isang bumaba ang mga opisyal. Hi Sekben! Nakaabang na sa tarmac ang mga sasakyan para sa buong delegasyon. Hindi na rin namin kinailangan dumaan pa sa immigration. Ang totoong pagsubok ay ang napakalamig na panahon. May pagkakataon pang nag-snow at bumuhos ang malamig na ulan. Nakadepende ang galaw naming mga mamamahayag sa kung ano ang sasabihin ng PCO. Hindi kasi lahat ng event ng Pangulo ay pwedeng i-cover. Sa pagitan ng mga coverage, nagsusulat at nagre-report kami sa mga kaganapan sa Tokyo. May mga sandali ring nagpapa-interview ang mga opisyal at negosyanteng kasama sa delegasyon na nagpapalalim sa inilalabas na press release ng Malacanang. Church po, sir. UP din, sir. Art studies. CNN Philippines. Maganda ang bansang Japan. Pero gaya nga ng sabi ng Pangulo, naroon kami para magtrabaho. Kung mapadaan man sa tourist sites, sapat lang ang ibinibigay na oras para makapag-selfie at kumuha ng video. Pagkalipas ng 5 araw, oras na para umuwi. Congratulations. Matagumpay daw ang naging biyahe ng Pangulo dahil sa kasunduang napirmahan sa larangan ng ekonomiya, negosyo at defense. Ayon sa Pangulo, time out daw muna siya sa pagbiyahe matapos itong official visit sa Japan upang maupuan isa-isa at mapag-aralan ang mga investment pledges mula sa mga negosyante. Ang Pangulo na rin nagsabi na baliwala ang naiuwing mga pangako kung hindi ito makapagbibigay ng trabaho, kabuhayan at seguridad sa mga Pilipino. Napatuloy naman naming babantayan at iuulat sa mamamayan. George Cahiles, CNN Philippines.